Nag-iisip ka na ba ng ireregalo mo sa mga mahal mo sa buhay? Ang pagbibigay ng regalo ay mahirap talaga. Kasi gusto mo na yung ibibigay mo sa kanila ay yung talagang gustong gusto nila at kailangan. Gusto mong makita sa mukha nila yung saya, yung ngiti, yung nasurpresa sila. Wow! Ang ganda! Ito talaga yung kailangan ko. At ito yung paborito kong kulay. Salamat! Ito ay perfect na perfect. At ikaw naman ngayon ay tuwan-tuwa ka. Salamat at hindi na sayang ang pera at pagod ko sa pag-iisip at paghahanap ng regalo para sa kanya. Ang kabaliktaran naman nito ay ayaw mong mangyari, ay nasayang ang effort mo sa pag-iisip ng gusto niyang gift. Tapos, hindi naman pala kasya. O kaya, hindi niya na-appreciate kasi meron na siya nung ganong bagay. Kaya nga, isang pinaka-ayaw natin ay makita sa mukha ng pinagbigyan natin yung expression ng disappointment na hindi niya gusto ang binigay natin. Kahit pa nga sinabi niya, okay lang ito, maganda, pero alam mo na hindi niya nagustuhan at alam mo na hindi niya ito gagamitin. O baka ipamigay lang sa iba. Ganyan tayo mga tao. Metikuloso tayo pagdating sa pagbibigay ng regalo. May isang laruan noon na talaga namang kinabaliwan sa Amerika. Ang tawag sa kanya ay Tickle Me, Elmo. Hindi sapat ang production ng laruan, kaya naman laging ubos sa mga tindahan at ang pila ng mga tao na nag-uunahan na makabili nito upang mairegalo sa kanilang anak ay sobrang haba. Handa ang daang-taang mga tao na pumila ng mahabang oras para lamang magkaroon ng chance na makabili. Isang araw, dahil sa dami ng gustong bumili, ay dinaan na lang sa bidding ang pagbili ng mga natira. May customer na bumili hanggang $700 at may iba na hanggang $2,500 ay binili nila ito. Tapos, meron pang insidente na isang babae na pinagsabihan yung bibili ng manika na huwag na niyang bilhin yung isang natitira dahil papatayin siya nito. Grabe no? Meron pang isang insidente na sabay-sabay na nagtakbuhan at nag-unahan ng mga tao pagbukas ng tindahan at wala silang pakialam na ang isang empleyado ng tindahan ang nasagasaan nila at tinapaktapakan. Grabe no? Malamang nasa isip nila na ito na yung pinaka-perfect gift ko sa aking anak. Walang makakapigil sa akin. Ipaglalaban ko ito ng patayan. Alam mo, naisip ko hindi pala ako ganun ka-passionate na magbigay ng effort para sa regalo ko sa Diyos. Pagdarating na yung Christmas, ang nasa isip ko, ang mga taong bibilan ko ng regalo. Pero ang Diyos, na siyang may birthday, na inaalala natin pag Pasko at sineselebrate, ay nakakalimutan. Nasubukan mo na bang mahirapang mag-isip ng ireregalo? Kasi yung pagbibigyan mo ay meron na siya ng lahat ng bagay. Magandang bag, damit, gamit sa bahay, kotse. Parang wala ka ng bagay na mabibigay na ma-appreciate niya. Ganon din naman, naisip mo din ba kung anong bagay ang pwede mong ibigay sa Panginoong Yesus na siyang may-ari ng lahat ng bagay na ma-appreciate niya? Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, sabi sa mga Hebreo 1:2. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ay nilikha ang lahat ng bagay. At hindi lang yon, siya din ang may control ng lahat upang mapanatili ang kaayusan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. Ibig sabihin nito ay bago pa magkaroon ng paglilikha ay naroon na ang Panginoong Yesus. Hindi siya nilikha kung hindi sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Siya ang manilikha at hindi isang nilalang na tao. At kung siya ang naglikha, ay siya din ang may kakayahang magkontrol. Tuloy natin. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Kaya ang hirap mag-isip, ano? Kung anong ibibigay mo sa Panginoong Yesus na meron na ng lahat ng bagay. Pero huwag kang mag-alala, kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil hindi natin kailangan manghula sapagkat malinaw na malinaw sa Biblia kung anong inaasahan niya sa atin. Tapusin mo itong video na ito upang itong Pasko na ito ay maranasan mo naman ang pangiti ng Panginoon sa iyo dahil nagawa mo ang talagang gusto niya. At maranasan mo din sa buhay ang totoong kahulugan ng Christmas. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Welcome po sa ating channel na may bagong upload every Monday 9 a.m. At from Tuesday to Sunday, meron tayong short video clips na hango sa message ng Monday para lang ma-remind tayo the whole week kung anong i-apply natin sa buong linggo. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita
sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat nga pala sa 53 na bagong members ng ating online discipleship group. Dalain ko ang inyong paglagong spiritual at maging kasangkapan din kayo ng Diyos dahil kayo na ang susunod ng mga leaders ng ating discipleship group. Purihin ang Diyos dahil marami sa inyo ang nagsuko ng buhay sa Panginoong Yesus. Kayo ay inaanyayahan naming ipahayag ang inyong desisyon na sumunod sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ating online o face-to-face baptism. Kung gusto mong sumunod sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagbabautismo, ay type mo lang ang salitang baptize at papadalan ka namin ng registration link. Sa mga gustong mag-lead naman ng Bible Study Group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Maring natatakot ka pang mag-lead pero huwag kang mag-alala dahil meron tayong training. Ang requirement lang namin ay dapat kasali ka sa ating online discipleship group upang mag-guide ka namin and at the same time maging accountable tayo sa bawat isa. Kung ikaw naman ay may talent sa pagkanta, inaanyahan kita maglingkod sa Praise and Worship Ministry. Type mo lang ang serve sa comment or message section at bibigyan ka namin ng link ng registration. At kung gusto nyo naman ng full experience ng pananambahan, may Praise and Worship at live prayer na kung saan ay magkakaroon kayo ng one-on-one chat sa ating mga host, ay umattend kayo pag Sunday sa ating online worship service. Gusto namin kayong ipanalangin upang maranasan nyo ang himala at kapangyarihan ng ating Diyos. Pangatlo, meron din tayong paglilinaw portion na kung saan ay sinasagot ang mga tanong na pinadala nyo sa amin sa Facebook at YouTube. Huwag kayong mag-alala sa time dahil marami tayong service schedule mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ng gabi. O ano pang inaantay mo? Type mo ang worship sa comment section upang mapadala ka namin ng link at instruction. Siya pala, kung gusto mong parangalan ng Diyos sa buhay mo, inaanyahan ka namin sumulat ng iyong patotoo na isasama namin sa ating mensahe. Oo, tama ka mapanood ito na libu-libong tao na magpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Type mo sa comment section ng patotoo at bibigyan namin kayo ng guide kung paano nyo isusulat ang inyong testimony. So balik tayo sa topic. Ano nga bang maibibigay ko sa Diyos na ma-appreciate niya? Paano ko ito maibibigay sa Kanya nang may pagsisikap gaya ng passion ko din sa paghahanap ng regalo para sa mga mahal ko sa buhay? Praise God, kasi nag-iwan ng Diyos ng gabay para sa inaasahan niya sa atin. Mababasa natin ito sa libro ng Mikas. Siya ay isang propeta na inatasan ng Diyos para sabihin sa mga Israelita na darating na ang paghahatol ng Diyos sa kanila dahil sa kasamaan na lumalaganap sa kanilang henerasyon. Puno ng korupsyon at pang-aapi ng kanilang mga pinuno sa maliliit na tao. Isa pa, mahirap ang sitwasyon nila noon dahil ang Assyria ay hinihingan sila ng bayad upang hindi sila wasakin. Ganon din naman ang mga paring noon ay talagang korap at nanghihingi sila lagi na suhol. Depektibo din ang moralidad ng mga tao. Ang mayayaman ay nang-aapi at nandadaya sa mga mahihirap. Ang mga may matataas na katungkulan ay nagnanakaw sa bayan at tumatanggap ng lagay. At ang lahat ay nandadaya sa kapwa nila. Ang mga negosyante ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ang mga pari ay hindi din pwedeng paniwalaan. Ang mga namumuno ay hindi din maasahan dahil sila ay magnanakaw din. Alam mo, ang kaparehas na kasamaan noon ay nangyayari din sa kapanahunan natin ngayon. Pero napakabuti ng Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng malinaw na paglalahad kung anong inaasahan niya sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Pero bago tayo pumunta doon, sa tamang handog natin sa Diyos, ay basahin muna natin kung ano ang mga hinahandog ng tao sa Kanya na mukhang maganda pero hindi ito ang hinihingi niya. Sabi sa Mika 6:6, sumagot ng isang Israelita, ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Sabi ng Israelita, alam ko na, ang ihahandog ko sa Diyos ay isang dekalidad na guya. Kapag naghahandog kasi sila sa Diyos noon, ay pinipili nila yung mga walang depekto na hayop. Hindi dapat pilay, dapat walang sakit. At dapat 1 year old lang, hindi matanda. Ibig sabihin, dapat perfect quality ang kanilang handog. Tama naman at maganda. Pero nasabi ng Diyos, hindi yan ang gusto ko. Then, sabi nila, tuloy natin sa verse 7, matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis. Alam mo, naisip nila kung hindi makuha ang Diyos sa quality ay sa quantity natin daanin. Mas maraming regalo, mas maganda, mas maraming handog, mas mai-impress ko ang Diyos at matutuwa siya sa akin. Totoo naman, matutuwa ang Diyos pero hindi mo siya makukumbinse kung tama ang iyong motibo. Hindi mo siya mapapaniwala sa dami ng handog mo kung seryoso ka sa iyong paglapit mo sa Kanya. Kaya ang sagot ng Diyos ay, no, hindi yan ang gusto ko. Kaya naisip nila, ito na yung pinakamalupit na handog. For sure matutuwa ang Diyos dito at magugustuhan niya ito. Tuloy natin yung pagbasa. Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak
bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Grabe, no? Naisip siguro nila, kung hindi uubra ang hayop, langis at iba pang handog, ay ito na yung pinaka-ultimatum, isa-sacrifice ko ang anak ko para mapatawad ang aking mga kasalanan. Alam mo, isa itong kasamaan na pinagbabawal ng Diyos. Palibasahin, nahawa kasi ang mga Israelita sa praktis ng mga pagano na naghahandog ng kanilang anak sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya naisip nila siguro, kapag anak na natin ang sinunog natin bilang handog, ay matutuwa na ang Diyos. Pero ang sagot ng Diyos ay hindi yan. Alam mo, ganyan din ang ginagawa natin ngayon sa Diyos nang hindi natin napapansin. Lord, deal tayo. Sasali ako sa isang religion para matuwa ka sa akin at para makapasok ako sa langit. Kung gusto mo, pamember ako sa dalawa o tatlong religion para makasigurado lang ako. Lord, kung anong gusto mo, gagawin ko. Deal tayo para lang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Mali. Kasi ang iniisip nila ay pwedeng makipag-trade sa Diyos. Palitan tayo, Lord. Gagawa ako ng mabuting gawa. Then bigyan mo ako ng kaligtasan. Maling-mali. Bakit? Kasi naiisip natin, pwede nating suhulan ang Diyos na pwede nating bayaran ang ating kaligtasan at kapatawaran. Gaya ng mga panunuhol ng mga pari, leader at mamamayan ng Israel. Lord, gusto mo ba ako maging missionary? Deal tayo. Gagawin ko ito. Basta, Lord, yung hiling ko sa'yo. Lord, gusto mo ba ako maging pari at maging single, hindi na mag-aasawa? Kahit ano gagawin ko. Basta, Lord, i-bless mo ako ha. At yung mga kahilingan ko ay ibigay mo. Lord, magiging preacher ako. Magli-lead na ako ng discipleship group. Lord, magbo-volunteer ako sa music. Magpe-pray ako araw-araw. Magbabasa na din ako ng Bible. Kung gusto mo, kahit ano, Lord, gagawin ko. Deal tayo. Basta bigyan mo lang ako ng buhay na walang hanggan. Alam mo, wala namang masama dito sa mga gusto mong ibigay sa Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag binibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya lang, itong mga action na ito ay panlabas lang. Ang gusto ng Diyos sa iyo ay ang iyong puso. Pwede kang maging missionary pero matigas ang iyong puso. Pwede kang maging preacher pero malayo ang puso mo sa Diyos. Pwede kang member ng isang religion pero hindi si Kristo ang nangunguna sa puso mo. Pwede kang maging relihiyoso pero hindi ka intimate sa Diyos. Para sa iyo, ang lahat ay pagtupad lamang sa obligasyon. Lord, nagawa ko na ha? Check. Kaya sabi ni Ann Voskamp, we're ready for Christmas not when we have all the gifts but when we are ready for Christ. When we're ready to give all of ourselves to Christ. Kaibigan, nireject ng Diyos sa mga handog ng mga Israelita kasi hindi nila naiintindihan na ang gusto ng Diyos ay ang puso nila at hindi ang panlabas na pangnegosasyon nila sa Diyos. Kaya nga, alamin natin ngayon, paano ba maibibigay ang puso sa Diyos? Punta tayo sa susunod na verse. Alam mo ba na ang Micah 6:8 ang sentro ng mensahe ng Old Testament? Kasi ito yung summary ng kung ano talaga ang gusto ng Diyos mula sa atin. Ito ang verse na kailangan mo laging tandaan. Sabi dito sa Micah 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Sabi dito, tinuro na ng Diyos sa inyo ang mabuti. Hindi ito sinikreto. At bakit ito tinuro ng Diyos? Kasi sabi dito, ito ang nais ni Yahweh. Meaning, merong nais ang Diyos sa atin. Meron siyang requirement. Meron siyang inaasahan at sobrang importante nito para ipasulat niya kay Micah. So ano-ano ba ang inaasahan niya acceptable na handog sa kanya? Sabi dito, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Unang hinihingi ng Diyos sa atin ay justice. Pangalawa ay patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Inaasahan ng Diyos sa atin ang pagkakaroon ng mercy at pangatlo at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Nais ng Diyos na ikaw ay magpakita ng humility. So isa-isahin natin ito. Number one, justice. Ang Hebrew word ng justice ay mishpat. Ito ay picture ng character ng Diyos. Siya ay makatarungan. Siya ay patas. At hindi na lalamang. Hindi na nga abuso. Hindi nagbabaluktot ng katotohanan. Kaya ang justice ay pagtrato sa mga tao ng tama. Dahil kilala mo ang Diyos na makatarungan. Alam mo na ito ang character niya. At ito ang nais niya para sa iyo. Ang justice ay ina-apply sa iba't ibang paraan. Gaya ng pagkakalinga sa may hirap, pagtulong sa mga biyuda, at nawalan ng mga magulang. Ang hustisya ay pinakita din sa Biblia sa pamamagitan ng hindi pag-aalis ng mga bunga sa mga sulok ng taniman pag nagaani sila upang ito ay matira sa mga may hirap. Ang justice ay mai-apply natin sa pagbabayad ng tama sa sweldo ng mga tao, pagiging tapat sa timbangan at pag-iwas sa pandaraya sa mga tao para lamang kumita. Ang justice ay may papakita mo sa pag-iwas na magsamantala sa kahinaan ng iba. Ang justice ay pag-honor mo ng iyong sinabi kahit pa nga nagkamali ka at mukhang nalugi ka sa naging deal mo.
Kaibigan, ibigay mo ang justice sa iba dahil kilala mo ang Diyos na makatarungan din. Imagine mo na binabalot mong regalo ang justice at binibigay mo ito sa Diyos. Lord, wala akong pakialam kung ano sasabihin ng mga tao sa akin. Pero ako, ibinibigay ko na ang aking negosyo sa iyo. Magiging patas ako sa lahat ng transaksyon. Aayusin ko na ang aking presyo. Lord, naglalagay ako sa customer para bumili lang sila sa amin. Pero titigilan ko na ito at magtitiwala ako sa inyo. Lord, yung mga binibenta ko na kotse ay pagtatapat ko po ang lahat ng problema nun sa buyer at hindi ako maglilihim. Lord, hindi po ako magpapalit ng pyesa kung hindi naman sira. Hindi na po ako manloloko ng tao. Lord, hindi na po ako mangangako ng isang bagay na hindi ko naman gagawin. Lord, iingatan ko na po itong sasakyan na nilalabas ko para hindi po magastusan yung aming operator at magiging tapat po ako sa kanya. Lord, hindi na po ako magnanakaw ng mga bagay na pag-aari ng aming kumpanya. Lord, nangangako ako na hindi na ako mangungupit sa tindahan. Yan po ang aking regalo sa iyo. Lord, hindi na po ako maninira ng kapwa o magkukwento ng negative na bagay laban sa ibang tao para lamang ako ma-promote. Lord, patawarin mo po ako. Imaginin mo kung ang lahat ng tao ngayong Pasko ay magbibigay sa Diyos ng ganitong regalo, anong mangyayari sa ating pamilya, trabaho at bansa? Anong mangyayari sa relasyon natin sa Diyos? Number 2 na regalo na inaasahan sa atin ng Diyos ay ang mercy. Ang mercy ay patungkol sa kung paano natin tinatrato ang ibang tao. Ang Hebrew word ay hesed, na ang ibig sabihin ay loyal love or patient love. Ang mercy ay pagpapakita ng pagtsatsaga at pasensya na mamahalin mo pa din ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Mamahalin mo sila kahit hindi nila sinuklian ng pagmamahal mo. Kaibigan, gawin mo itong pagsusuri sa sarili at gawan mo ng aplikasyon sa buhay. Example, ngayon taong ito, balikan mo ang nakaraan simula noong January 1. Ano ang naging treatment sa iyo ng Diyos? Pinagpala ka ba niya? Kung pinagpala ka niya, ay magpala ka din ng iba. That's mercy. Pangalawang tanong mo sa sarili, pinatawad ka ba ng Diyos? Kung pinatawad ka ng Diyos, ay magpatawad ka din ng iba. Ito ang hinihingi ngayon ng Diyos sa iyo. Kung magre-regalo ka sa Diyos, ay handog mo sa Kanya ang pagpapatawad mo sa iba dahil nahabag din siya sa iyo. Pangatlong tanong, tanong mo sa sarili, ay pinalakas ka ba at na-encourage ng Diyos nung ikaw ay down na down ngayong taon na to? Then mag-encourage ka din ng iba ngayon. Tingnan mo kung sino-sino ang nasa sphere of influence mo na malungkot, depressed, at nangangailangan ng kausap at lalong nangangailangan makarinig ng salita ng Diyos. Putahan mo sila o tawagan at bigyan ng encouragement. E paano yan? Ako din may problema at malungkot. Kaibigan, ikaw ang perfect para mag-comfort ng ibang tao at pag ginawa mo ito, ay ang sarili mo ang kino-comfort mo. Anong ibig ko sabihin? Merong isang babae, lungkot na lungkot siya sa pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito ay pumunta siya sa isang ermitanyo. Sabi niya, ano pong mahika ang pwede mong gawin upang mabuhay muli ang aking anak? Imbes na makipagtalo ang ermitanyo, ay sinabi na lang nito sa babae, sige, ikuha mo ako ng mustard seed sa isang bahay na hindi pa nakakaranas ng kapighatian at gagamitin natin yon para mawala ang kalungkutan mo. So, ganun nga ang ginawa ng babae. Nagbahay-bahay siya sa paghahanap ng magical mustard seed. May nakita siyang isang mansyon. Kinatok niya ito at nagtanong, naghahanap po ako ng bahay na hindi pa nakakaranas ng kapighatian. Ito po ba itong bahay na ito? Ay hindi po ito yung bahay na yon. At kinuwento ng may-ari ng bahay ang lahat ng trahedyang nangyari sa buhay nila. Kaya yung babae ay napaisip na magstay at pagaanin ang nararamdaman ng may-ari ng mansyon. Pagkatapos ay umalis na siya at nagpatuloy sa paghahanap ng bahay na hindi pa nakaranas ng kapighatian. Kaya lang, lahat ng puntahan niya ay may kanya-kanyang istorya ng mga problema na kinakaharap. So naging busy siya sa pag-comfort sa mga nakakausap niya to the point na ang mismong kalungkutan niya ay hindi na niya naramdaman. Kaibigan, kung aalisin mo ang focus mo sa sariling kapighatian at gagamitin mo ang karanasan na iyon para mag-comfort din sa iba, ay isang magandang regalo ito para sa Diyos at isang paraan din para ka magkaroon ng kapayapaan. Pang-apat na pwede mong tanungin sa sarili, ay may mga pinalampas ba ang Diyos patungkol sa pagkakamali ko? Ako kung itatanong ko yan sa sarili ko ay sobrang dami ng pinalampas ng Diyos na pagkakamali ko. Nasa halip na parusahan ako ay pinatawad pa. Nasa halip na ako ay hindi pagpalain ay pinagpala pa. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay punong-puno ng mercy. Kaya kung na-realize mo na ang dami mo palang naging maling desisyon at kasalanan sa Diyos, pero pinalampas niya,
ay marapat lamang na palampasin mo na ang naka-offense sa'yo. Palampasin mo na at huwag na lang gawing big deal yun ng chismis laban sa'yo. Palampasin mo na yun ng bash sa'yo sa Facebook. Palampasin mo na yung pagkakamali na nag-deliver sa'yo. Palampasin mo na yung kulang na sukli sa'yo. Palampasin mo na yung mabagal na teller. Palampasin mo na yung nag-cut sa'yo sa daan. Lord, regalo ko sa ito. I will show mercy. Palampasin mo na yung maling billing sa'yo. At huwag mo siyang husgahan na niloloko ka niya. Palampasin mo na ang maling paggastos ng asawa mo. Palampasin mo na kung hindi siya masarap magluto. Palampasin mo na kung hindi makapagpasalamat sa'yo ang taong tinulungan mo. Palampasin mo na yung may utang sa'yo na hindi nagbayad. Palampasin mo na yung pagtatago sa'yo ng sikreto ng mahal mo sa buhay. Palampasin mo na ang ginawa ng iyong pastor. At huwag na lang husgaan kasi kay Lord naman siya mananagot. Ang trabaho mo ay magpatawad, magmahal at magpakita ng habag. Kaibigan, kapag ginagawa mo ito ay nagbibigay ka sa Diyos na regalong ma-appreciate niya. Hindi lang tuwing Pasko kung hindi araw-araw. Kaibigan, kung gusto mo magregalo sa Diyos ay kailangan niya ang iyong puso. Ang pusong nagmamahal sa Diyos at pusong maawain din sa iba. Nakakalungkot lang dahil kadalasan kapag may nakikita tayong pangangailangan ng iba ay marami na tayong excuses. Lord, wala akong time ngayon. Lord, wala akong pera ngayon. Lord, pagod ako. Hindi ko kaya mag-share ng gospel sa kanya. Kaibigan, kung walang magpapakita ng habag sa kanila, ay wala tayong opportunity na maka-attract ng non-believer kasi hindi nila nararamdaman ang totoong malasakit mula sa atin. Kaya nga, kapag nakatanggap ka this year ng habag, ay mahabag ka din sa mga tao na kapaligid sa'yo. Maging generous ka sa pagtulong sa iba. Merong isang bata, nakita niya yung 3 wise men na nagbigay ng regalo sa Panginoong Jesus nung siya ay isinilang. Nakita niya ang regalo ay gold, frankincense at myrrh. Sabi niya, ako din. Gusto ko din mag-worship kay Lord. Kaya lang, anong ibibigay ko? Wala akong gold. O kung ano mang mamahalin na gamit. Kaya malungkot na umalis ang bata. Kaya lang, may isang anghel ang dumating at sabi sa kanya, ibigay mo kung anong pinakamahalaga sa puso mo. So nag-isip yung bata. Maya-maya ay iniligay niya yung kanyang kupas na bag sa tabi ng gintong regalo. Sa loob ng bag ay may paru-paro siya na naka-preserve sa isang kandila, isang tirador, isang lubid na ginagamit niya para makaakyat sa puno at isang seashell na dinidikit niya sa kanyang tenga para marinig niya ang huni ng dagat. Sabi niya, Lord, ito ang mga bagay na lagi ko dala at mahal na mahal ko pero binibigay ko na ito sa iyo ngayon. Kaibigan, anong hinihingi sa iyo ng Diyos na mas mahal mo kaysa sa kanya dahil hindi mo ito mabitawan? Pwedeng illegal na trabaho, relasyon na hindi dapat, o kaya ay mahal na mahal mo ang pera mo at ayaw mo itong mabawasan kahit pa nga may mga taong nilalapit sa iyo ang Diyos upang tulungan o mga gawain sa kanyang kaharian na kailangan mong suportahan. Kaibigan, pagkakataon mo na ito upang makapagbigay ka ng tulong din sa mga taong nasa kapighatian at nangangailangan. Ang ministry natin sa WOTG ay nagpapaabot din ng tulong sa jail ministry, tulong sa mga less fortunate at iba pa. Kung gusto mong makipag-partner sa amin sa pamagitan ng iyong panalangin o pagbibigay ng financial na tulong, ay type mo lang ang salitang partner at bibigyan ka namin ng link ng registration. Kailangan natin ng mananalangin upang mas mapalaganap pa ang salita ng Diyos at kailangan din natin ng financial support upang mas marami pa tayong matulungan. Meron nagsabi, "The only gift worth giving is yourself." Kaya siguro sabi ni Apostol Pablo, kung nakatanggap ka ng mercy ng Diyos, ay handog mo din ng iyong sarili sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Naalala ko yung mga may sakit na ketong sa Biblia. Pag sila ay parating na, kailangan sabihin nila sa mga tao, unclean, unclean, marumi ako, kasi para makaiwas sa kanila yung mga tao. Narealize ko kung gaano kasakit sa kanila na kutsain, pandirihan, katakutan, at layuan ng mga tao. Kahit ang kanilang sariling pamilya ay ayaw din sa kanila. Pero iba ang Panginoong Yesus. Pinalapit sila, inawakan, kinausap, at pinagaling. Bakit? Dahil siya ay punong-puno ng mercy. Ganon din yung isang Samaritanong babae na nakalimang asawa na at ngayon ngay may kinakasama na hindi niya asawa. Maring ang buong barangay ay nandidiri sa kanya at inuinsulto siya na immoral at prostitute. Kaya siguro ayaw niya mag-igib sa umaga o sa gabi kasi pagtatawanan siya at hahamakin ng mga tao kapag nakita. Kaya sa tanghali ay tinitiis niya na lang mag-igib kahit napakainit upang wala makakita sa kanya.
Pero iba ang Panginoong Yesus. Hindi siya itinakwil, pinandirihan, kung hindi binigyan ng pag-asa na makilala at manampalataya sa Panginoong Yesus para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Kaibigan, marahil kagaya kita na makasalanan at marumi, pero kinahabagan ng Panginoong Yesus. Ngayong Pasko, ay i-offer mo naman ang iyong sarili sa Diyos. Maging mahabagin ka din sa ibang tao. Lord, hindi na ako magsisinungaling sa aking asawa. Ayoko na pong makasakit ng ibang tao. Lord, aalagaan ko ng aking magulang na nanghihina na. Lord, babalikan ko na yung aking asawa dahil nangako ako sa iyo na mamahalin ko siya na walang kondisyon. At mamahalin ko siya sa hirap at ginhawa. Kahit ano pa ang nagawa niyang kasalanan sa akin, ay nakahanda ako magpatawad. Lord, tulungan mo akong maging sensitive sa pangailangan ng iba upang ako ay makatulong. Nakahanda akong magbigay ng panahon at pera sa kanila. Kaibigan, ang habag at kabutihan na ipapakita mo sa iba ay katanggap-tanggap na regalo mo sa Diyos. And lastly, number 3 na inaasahan sa iyo ng Diyos ay humility o pagpapakumbaba. Ang salitang humbly ay galing sa Hebrew word na modestly or carefully. Ito ay kabaligtaran ng pride. Ang ibig sabihin ay meron kang tamang pagtingin sa sarili dahil meron ka ding tamang pagtingin sa Diyos. Ang Diyos ay malaki at ako ay hindi Diyos. Ang tamang pagtingin sa Diyos ay siya ang aking master at ang tamang pagtingin sa sarili ay ako ay kanyang alipin. Ang tamang pagtingin sa Diyos ay siya ay banal at ang tamang pagtingin sa sarili ay ako ay makasalanan. Kapag ganito ang pananaw natin patungkol sa Diyos at patungkol sa atin ay maiiwasan natin ang pagiging mapagmataas. Maiiwasan nating ituring ang ating sarili na mas matuwid kaysa sa iba. At tignan na sila ay mas mababa. Natandaan mo ba yung dalawang lalaki na pumasok sa templo? Isang pariseo at isang maniningil ng buwis. Basahin natin kung gaano kataas ang tingin niya sa sarili at gaano kababa ang tingin niya sa iba. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Grabe, ang dami mga kasalanan ng iniiwasan ng pariseo at ang dami niyang ginawa para sa church. Kaya lang, ang mga ito ay panlabas lang. Tandaan natin lagi na ang Diyos ay nakatingin sa kondisyon ng puso. Siya ay mapagmataas. Pumunta siya sa templo hindi para magpakumbaba sa Diyos, kundi para ipagyabang sa Diyos ang lahat ng kanyang achievements. Pumunta siya sa templo para sabihing matuwid siya at hindi para humingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Grabe, baligtad na baligtad sila ng pariseo. Inaamin ng maniningil ng buwis ang kanyang kasalanan at hindi nagbibigay ng excuses. Nagpapakumbaba ito na humihingi ng habag sa Diyos. Kaya nga, ang pinatawad ng Diyos at kinalugdan ay ang maniningil ng buwis na makasalanan pero nagpakumbaba sa Diyos. Bakit? Basahin natin. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaibigan, ang importante sa Diyos ay ang iyong puso na mapagkumbaba at hindi ang iyong mga achievements. Lord, perfect attendance ako sa church. Nagli-lead na ako ng D group. Lord, nabasa ko na ang buong Biblia. Kaibigan, maganda itong mga ginawa mo pero ang tamang pagtingin mo sa sarili ang mas importante sa Diyos. Ikaw at ako ay makasalanan na kinahabagan lang ng Diyos. Kaya't wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Sa isang banda naman, ang pagpapakumbaba ay hindi pagsasabi ng wala ako, useless, maliit na tao lang. Ito ay hindi humility kung hindi self-pity na isang uri ng pride. Bakit? Sa tuwing nakafocus ka sa sarili ay sa itong pagpapakita ng pride. Ang alam kasi nating mayabang, yung mga taong malakas ang boses, malakas ang kumpiyansa sa sarili, at palaging bida ng bida. Yes, pero isa lang itong uri ng pride. Ang self-pity ay pag-iisip na hindi ko natatanggap ang dapat na meron ako. Hindi ito ang deserve ko. Dapat mas maganda. Kapag nag-iisip tayo ng ganito, ay parang sinasabi natin sa Diyos na mas alam ko kung ano ang mas makakabuti sa akin. Hindi fair si Lord. Mali kasi sa totoo lang, hindi talaga binigay sa atin ang dapat nating matanggap. Dahil makasalanan tayo, dapat ay mamatay tayo. Bakit? Dahil sa kanyang dakilang habag sa atin,
Ang pride ay sobrang laki ng tingin mo sa sarili at ang liit ng tingin mo sa Diyos. Pero sa kabaliktaran naman, ay ito yung sikreto. Kung malaki ang tingin mo sa Diyos, ay liliit ang tingin mo sa sarili at mahihirapan ng pride na umiral. Example, ganito ang pag-iisip ng isang mapagpakumbaba. Lord, ikaw ang gumawa sa akin at ako ay pag-aari mo. Lahat ng mabuting bagay na meron ako ay galing sa inyo. Maring ang ibang tao ay mas angat sa akin at ang iba naman ay mas mababa sa akin. Pero hindi ito makaka-apekto sa akin. Magpapasalamat ako sa iyo kung anong meron ako at gagawin ko yung best ko sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa akin at ipapaubaya ko sa iyo kung anuman ang magiging resulta nito. Ibigan, kung ganito ka mag-isip, ay makakaiwas ka sa maraming problema. Hindi ka makikipag-away para sa power game. Kailangan kong mapatunayan na magaling ako. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong gawin yan. Dapat ako mauna. Kasi dapat tinitingala ako at ginagalang kapag tayo mapagpakumbaba. Ay hindi din tayo mabilis mag-react at magalit sa mga naririnig nating komentaryo laban sa atin. Bakit? Kasi alam mong wala kang dapat patunayan sa mundo. Ikaw ay anak ng Diyos. At kahit ano pa ang tingin nila sa'yo ay hindi magmamatter dahil ang piniplease mo ay si Lord at hindi ang ibang tao. Ang isang paraan para mapakita mo din sa Diyos ang iyong pagpapakumbaba ay hahayaan mo siyang mangibabaw sa puso mo. Siya ang una at hindi ang iyong sarili. Kung meron mang bagay o tao na first place sa buhay mo ay isa itong Diyos-Diyosan. Gusto ng Diyos na italaga mo siya bilang number one sa puso mo. Siya ang number one sa iyong pera, hobbies, relasyon at schedule. Ako alam na asawa ko na si Lord ang number one at siya ay number two lang sa puso ko. At siya din, ganun din sa akin. Ayokong ako maging number one niya kasi ako ay tao lang at imperfect at darating yung time na masasaktan ko siya. Pero kung ang Diyos ang number one sa puso niya, ay matututunan niya akong patawarin at kahabagan sa aking mga pagkakamali. Dahil ang number one na masusunod sa buhay niya ay ang Diyos at hindi ang kanyang sarili. Ang pagpapakumbaba din ay hahayaan mo na ang Panginoong Yesus ang manguna sa iyong mga desisyon. Alam mo, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos sa buhay mo kung ikaw ang nasusunod palagi sa buhay mo. Simulan mong pagdesisyonin ang Diyos sa buhay mo. Isama mo siya sa iyong meeting sa opisina. Isama mo siya sa pang-araw-araw ng pakikipag-usap mo sa ibang tao. Isama mo siya sa lahat ng plano mo. Isama mo siya sa iyong itinerary at siya ang gawin mong basihan ng lahat ng iyong magiging hakbang sa araw-araw. Ay, kaya ako nagnegosyo ay gusto ko mas marami akong time sa family ko upang ma-disciple ko sila. Kasi yun ang sabi sa akin ni Lord. Ay, kaya ako pinili ang ganitong work kasi may opportunity ako dito na mas maraming makilala at may pagkakataon na makapag-share ako ng gospel sa iba. Ay, kaya hindi ko tinanggap ang trabaho sa abroad ay dahil wala akong D group doon at hindi ako lalago at hindi ako makakapag-worship. Wala pa kasing WOTG online worship service noon eh. Ay, kaya ako siya pinatawad ay dahil utos sa akin ni Lord. Kahit pa nga napakasakit ang ginawa niya sa akin, ay kaya ako ginagawa itong vlog na ito para maipakalat ang mabuting balita at maparangalan ng Diyos. Ay kaya ako nagtatrabaho ay hindi lang sa pansarili ko, kundi para makatulong sa iba at upang yung mga natulungan ko ay mabahaginan ko din ng gospel. Ay kaya ako naglilingkod sa Diyos kahit magastos at mahirap ay dahil inutos niya at mahal ko siya. Ay kaya ako sumali sa discipleship group ay para makilala ko siya at para magamit din niya balang araw. Kaibigan, ang lahat ng magiging desisyon ay gawin mo yon dahil sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng paglakad na may pagpapakumbaba kasama ng Diyos. Kapag involved siya sa lahat ng ginagawa mo, ay sinasabi mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang priority at Ikaw na ang nabubuhay sa akin at hindi ako. Now, speaking of justice, si Seleucus ay isang pinagpalang hari noon ng Greek Lorians noong 500 BC. Siya ay mahigpit at makatarungang hari. Isa sa kanyang mga batas ay ang pagbabawal ng pag-inom ng alak, maliban na ito ay nireseta ng doktor. Ang isa pa nitong batas ay ang pagdukid sa dalawang mata na mauhuling nangalunya. Kaya lang may problema, ang kanyang anak ay nagkasala ng pangalunya. Pero dahil siya ay makatarungan, ay hindi niya pwede itong palampasin kahit na nga anak niya ang tatanggalan ng dalawang mata. So, para masunod ang batas, ay ipinadukit niya ang kanyang isang mata at ang isang mata ay sa kanyang anak. Dahil sa ginawa niya, ay namangha ang kanyang mga mamamayan dahil sa pagpapakita niya ng pagmamahal sa kanyang anak and at the same time, ay pagpapakita niya din ng kanyang pagiging makatarungan.
Kaibigan, ginawa din ito ng Panginoong Yesus sa iyo. Meron siyang batas sa Biblia na ang isang kasalanan ay babayaran ng kamatayan. Ang kamatayan na ito ay sa naglalagablab na asupre. Pag tayo ay pumanaw na, alam ng Diyos na mapapahamak tayong lahat dahil wala naman taong hindi nagkasala. Pero bagamat ang Diyos ay mapagmahal, siya din ay makatarungan. Kailangan niya pa ding ipatupad ang pagbabayad ng kamatayan sa mga nagkasalang tao, gaya mo at gaya ko. Kaya ang ginawa niya ay bumaba siya at nagkatawang tao upang ang lahat mong kasalanan ay bayaran niya sa krus. Ikaw ang dapat mamatay, pero inako niya ang iyong mga kasalanan at namatay para iligtas ka. Kaibigan, ito ang regalo ng Diyos sa iyo, ang kapatawaran ng iyong kasalanan at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kaya tayo ay may Pasko at nagsiselebrate ngayon. Ito ang dahilan kaya siya pinanganak sa mundo para balang araw ay mamatay para sa iyo. Kaibigan, tanggapin mo ang regalo ng pagpapatawad ng Panginoong Yesus sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay mo ng iyong pananampalataya sa Kanya. Sabi sa John 3:16, ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipahayag mo ang pananampalataya na ito sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, ay buong taimtim mong sabihin ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Inaamin ko na dumadaan ang Pasko na hindi man lang kita naiisip at hinahanap. Abala ako sa aking sariling buhay at hindi man lang kita sinasama sa aking desisyon. Salamat at nakilala kita ngayon. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Patawarin mo po ako at baguhin. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Kung na-realize mo naman na kahit matagal mo nang kilala ang Panginoong Yesus, ay hindi naman pala niya pagmamay-ari ng buong buo ang puso mo, hindi siya ang priority at hindi siya ang number one. Kaya ngayon, ay ibigay mo ang buong puso mo sa Kanya. Sabihin mo ito sa Kanya. Ama ko nasa langit, patawarin mo po ako. Na-realize ko na ang Pasko ay hindi pala patungkol sa mga regalo o hindi ito ay patungkol sa Panginoong Yesus. Patawarin mo ako dahil akala ko ang Pasko ay patungkol sa pagkain, reunion at party, pero ito pala ay patungkol sa Panginoong Yesus. Patawarin mo ako dahil akala ko ang buhay ay para sa akin, kung hindi ang mismong buhay ko pala ay dapat pinapangunahan ng Panginoong Yesus. Kaya ngayon ay sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo akong unahin ka sa lahat ng area ng buhay ko. Tulungan mo akong magbago sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, mahabagin at mapagkumbaba. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section na salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Kung ikaw naman ay may katanungan na gusto mong sagutin namin, ay ilagay mo lang sa comment section at sasagutin namin yan. Meron tayong YouTube channel na Ready to Answer. Dito nyo mapapanood si Pastor June Collis na sasagutin ang mga katanungan na pinadala nyo sa amin. Mag-subscribe kayo upang ang mga bumabagabag sa inyo na mga katanungan ay malinawan natin. Ang link ay makikita nyo sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko to sa inyo, sabi ni Frederick Buchner, "To believe in God is to give your heart to God." Kaibigan, kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Yesus, ay ibibigay mo ang iyong puso sa Kanya. Gusto ng Diyos ang iyong puso na mas higit sa pagiging relihiyoso o mga ritual na ginagawa mo para sa Kanya. Paano mo ibibigay ang puso mo sa Kanya? Kilalanin mo siyang mabuti. Mag-google ka ng panahon para lumago ang relasyon mo sa Kanya. Habang nakikilala mo siya, ay magbabago din ang iyong karakter at magiging katulad ka ng Panginoong Yesus. Praktisin mo ang pagiging makatarungan, mahabagin, at mapagpakumbaba araw-araw. Ito ang pinakadakilang regalo na mabibigay mo sa Diyos, na magbibigay sa Kanya ng tuwa, hindi lang sa Pasko, kundi sa araw-araw. God bless!